mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Salat sa yaman ang pamilya ni na Aurora. Kaya naman ang itinuring niya ng yaman ay ang kanyang limang mga anak. Ang apat sa mga ito ay meron ng sariling mga pamilya, kaya naman bumukod na ito sa kaniya. Ang tanging naiwan na lamang sa kaniya ay ang bunso niyang anak na si Nene. Sa nalalapit na kaarawan ng kanyang anak ay nais niya itong mabilhan ng magandang bestida na nadadaanan niya sa tindahan ng modista sa tuwing siya ay umuwi. Kaya naman dumablikahin siya sa pangulikta ng mga kalakal na maaari niyang may ibenta sa junk shop. Bukod sa mga nakukuha niya mula sa bahay ng mga iniikutan niyang mga lugar, ay nangangalakal na rin siya sa mga basura upang mas maparami pa ang kanyang maibenta. Isang araw, nang makaipon pa siya ng marami-raming salapi, ay nagsuot siya ng maayos na damit at nagtungo sa tindahan ng modista upang mabili na sa wakas ang pinag-iipunin niyang bestida. Subalit may iba na palang nakabili nito at hindi rin pala sapat ang kanyang perang dala. Pasensya na po, misis. May iba na kasing nakabili ng bestida na yun eh. At saka kulang din yung dala ninyong pera para makabili ng bestida. Sambit ng modista. Naku, ganoon ba? Ito lang kasi ang nakayanan ko. Nakayukyuk na wika ni Aurora na palabas na sana ng tindahan nang bigla itong may naisip. Teka lang po, baka meron na lang po kayong mga retaso ng tela na maaari kong bilhin. Tanong pa ni Aurora. Ipinagtaka ito ng modista. Gayon pa man ay kumuha pa rin siya ng mga retasong tela at iniabot ito kay Aurora. Imbis na ipagbili, ay ibinigay niya na lamang ito sa kanya ng libre. Talaga ho ba? Nako, maraming salamat po. Masayang pagkakasabi ni Aurora. Dala-dala ang supot ng mga retaso ng tela ay dumaan muna sa tindahan ng karayom at sinulid si Aurora upang bumili ng mga ito. At nang siya'y makauwi, ay agad niya itong itinago mula sa kanyang anak. Nung lumalim na ang gabi at nang makatulog na si Nene, ay agad na inilabas ni Aurora ang mga retaso ng tela at sinimulan itong tie-in. Ganito na parati ang kanyang ginagawa gabi-gabi. Sa tuwing tulog na ang kanyang anak at itinatago niya ito sa tuwing matutulog na siya upang hindi ito makita ni Nene pagising. Ngunit isang gabi, sa kanyang pagtatahi ay biglang nagising si Nene na siya namang nagtaka kung bakit gising pa ang kanyang ina. Inay, anong oras na po? Ano po bang ginagawa niyo at gising pa kayo? Tanong ni Nene. Naku anak, wala lang to. Sige na at matulog ka na uli. Wika naman ni Aurora. Sa kaantukan ay mabilis ding nakabalik sa pagtulog si Nene habang si Aurora naman ay itinago na ang kanyang tinatahi at tinipa ng kandila upang tabihan na sa pagtulog ang kanyang anak. Isang araw pang nakalipas ay sumapit ng kaarawan ni Nene. Nagulat ito sa paggising ng abutan siya ng kanyang ina ng isang kahon habang kinakantan siya ng maligayang kaarawan. Ano po ito, inay? Tanong ni Nene sa kanyang ina. Ano pa nga ba, anak? Eh di syempre regalo ko to para sa kaarawan mo ngayon. Happy birthday! Pagbati pa ni Aurora sa kanyang anak. Talaga po ba? Maraming salamat po! Sambit ni Nene sa kanyang ina. Binuksan ito ang kahon at nakita ang isang magandang bestida. Wow, inay! Ang ganda naman po nito! Bulalas pa ni Nene. Agad nitong inilagay ang bestida sa harap ng kanyang katawan upang tingnan ang itsura nito sa salamin. Abot tenga naman ang ngiti nito nang bigla itong napaisipa. Nako inay, mukhang mamahalin po ito ah. Magkano po ang nagastan ninyo para rito? Malungkot na pagtatanong ni Nene sa kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang nagtahinian mula sa mga retasong binigay sa akin ng modistang nadaraanan ko pag uwi ng bahay. Sagot ni Aurora sa kanyang anak. Ayan po ba yung ginagawa nyo gabi-gabi kaya kayo napupuyat? Akala ko po kasi panaginip lang yun sa kaantukan ko. Kung ganun po pala, ay mas mahal pa to sa kahit na anong bestida sa buong mundo. Kasi po,
Gawa niyo po ito mismo at talaga namang pinagpaguran niyo po ito. Maraming salamat po talaga, inay. Pahayag ni Nene sa kanyang ina. Agad na isinuot ni Nene ang bestidang tinahin ng kanyang ina at nag-ayos na rin si Aurora. Sila ay namasyal sa parke at pumili ng sorbetes upang ipagdiwang ang kaarawan ng bata. Noong pauwi na sila, ay napadaan sila sa tindahan ng modista. Nakita sila nito at namukaan nito si Aurora at ang mga tela na suot na bestida ni Nene, kaya naman nilabas sila nito upang kausapin. Hindi ba't ikaw yung ginang na nais bumili ng bestida noong nakaraan? Tanong ng modista. Ako nga po yun. Maraming salamat nga po pala sa mga retasyo ng tela na ibinigay niyo sa akin. Nakagawa po ako ng bestida para sa anak ko kahit sa kamay ko lang po tinahiyan. Saan di Aurora? Sabi ko na nga ba't pamilyar sa akin ng mga tela ng bestida ng anak mo eh. Pero talaga bang ikaw ang nagtahi niyan? Napakaganda kasi ng pagkakagawa mo. Baka gusto mo magtrabaho dito sa shop ko bilang mananahi. Pwede kitang turuan gumamit ng makina para mas mabilis at marami kang matahi. Alok ng modista sa kanya. Natuwa si Aurora sa sinabi ng modista at agad itong tinanggap. Malaki ang pasalamat niya rito sapagkat magkakaroon na siya ng mas maayos na trabaho na may magandang sahod. Dahil sa magandang oportunidad na ibinigay kay Aurora ng modista, ay hindi na sila kailanman namulot pa ng mga bagay pangkalakal at naging maayos na rin ang buhay nilang mag-ina. Nakakabili na sila ng pagkain araw-araw at hindi na kailangan mga lakal pa ng basura. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po ang mga natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ka pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox KTV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.